that's the update of my first batch of seedlings. And I have here this line here. These are okra. Yoo-hoo! So, magtatanim pa rin ako ng bagong batch para hindi sila magsabay-sabay ng pamumunga. So, I'm gonna sow new batch of seeds for okra. So, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 and 2 of them don't look so good. Ito doesn't look so good, but because naiwanan ko tong nakalagay sa, nakabalot sa cellophane pa din or the plastic cling wrap. Nakabalot pa siya eh, sumibol na pala. Kaya ayan, medyo na, parang nasunog siya. Ayan, oh, parang nasunog. So yeah, so at least I have okra. Kasi we like okra. Hubby also like okra. And I had harvest last year, but very, very little only because of the cold weather. Weather. So, in okra likes so much talaga warm, hot, possible hot weather. So, last year it was like crazy hot and cold, hot and cold. Kaya hindi ako siya ng pag-harvest ng okra. But happy na nakatikim kahit paano. And these are, I have here two of them. It's two of them. These are zucchini. And these two are ano pala to? My butternut squash or butternut pumpkin. So, hindi ko pa sila itatransplant sa garden because here's the tip. Ah, by the way, these are, this naman, itong apat ay, oh my gosh, artichokes. Artichokes, yeah. So, hindi ko pa sila itatransplant sa garden, especially these, even though they're already big, these zucchini, ayan. So, I will wait still na they will have na four leaves because actually, for example, these are not its original leaves or true leaves. So, yung true leaves nila is yung pag ganito na siya. So, ito ay hindi true leaves. So, ito siya ang true leaves. So, pag once ano andyan na yung dalawang true leaves, then you can transplant them already. So far yung ayun, meron ako dito na ano peanuts mani dito, but I doubt they're gonna sprout because they've been here, I don't know, mga 1 week na marata. Tsaka meron ding sitaw, hindi din sumibol. So, nag-ano tanim ulit ako ng bagong batch. Doon sa labas. Tapos ito! Yung ating ampalaya. And I see something popping out. I see something popping out. So, at least meron ng dalawa. So, ayan. Itong plastic cover, it serves as ano din pala para to keep the moist. Para hindi niya sila i-water. So, ayan. I see something in here, really. Yuhu! So, yan lang ang update so far. Tsaka meron din ako din mga seedlings doon sa garden. So, yeah, I'm so happy meron ng okra. At dadagdagan ko pa yan. Yeah. Ciao. So, ayan. Dun-da-da-dun. Ayan na talagang ating ampalaya after 1 week. So, I think they started na mag-sibol is on the 5th day. Meron na yung iba na sumibol. Tapos, on the 7th day, ayan na sila lahat. Ito yung parang huling sumibol. Ayan sila. Ayan.
Tapos, and the only one lang, ito dapat meron pang isa. Pero hindi siya sumibol. I think hindi na siya sisibol. So, walang sign. But then, still lucky. Kasi talagang halos lahat ng seeds. Kasi tigda dalawa yung nilagay natin kada pot, diba? So, ayan sila. Ayan na, ating ampalaya. O, diba? Effective yung ano naman, yung method natin ng pagtanim ng buto. And then, meron akong inano, kumbaga eh, nag-experiment ako. So, ito, huli ko na itong nilagay. So, nilagay ko dito is yung hindi binalatan na buto. So, here, I put the not peeled or chipped ampalaya seeds. So, yeah. Tingnan natin talaga, you see. Kasi sa kaibigan ko, nagtanim siya din ng ano, mas nauna pa siyang nagtanim ng mga buto ng ampalaya kasi sa akin. Sabi niya, wala pang sumibol hanggang ngayon. So, yeah, you see? Effective siya, guys. Kaya, itry nyo na yung sa mga ano, sa mga Pinoy dyan na nasa abroad na hindi warm talaga yung weather. Please do try. Try niyo po itong method na to. It's really, really proven and tested ko na yan, di ba? Yan yung ganda. Ganda naman. Yan ang palaya. Hello, ang palaya. So, oo, di ba? Ki guapa ang palaya. Yuhu. Pero hindi pa natin yan sila itatransplant kasi yung parang mga yung mga unang dahon kasi mostly yung mga seedlings, hindi pa yan yung totoo nilang dahon. So, but ito parang totoong dahon na ng ampalaya. So mostly yung unang dahon is not the true leaf or true leaf seed. Kaya yan, I'm so happy. Ayan, palakihin lang muna natin sila. Baka sa mga ano na to, sa mga June, first week of June ko na to ililipat sa garden. Para sure na yung weather na warm talaga. Alright, abangan nyo guys ang journey ng ating ampalaya plants. Aray, abang. Ciao!